May 22, Saint of the Day, Saint Rita of Cassia, Saint of the Impossible Causes, and Peacemaker. Si Santa Rita ay isang matapang at matatag na babae, asawa, ina at Kristiyano, sapagkat nalampasan niya ang napakaraming pagsubok sa kanyang buhay. Naging tagapag-ayos din siya at hindi lamang sa pagitan ng magkakalabang pamilya, kundi sa watak-watak at hindi magkakasundong grupo ng mga tao noong kanyang panahon. Si Rita Lotti ay ipinanganak noong 1381 sa Roccapurena, Cassia, Italia. Itinuring siya ng kanyang mga magulang na isang biyaya mula sa Diyos dahil sa sila'y hindi na rin naman kabataan. Bata pa lamang ay gusto nang maging madre ni Rita, ngunit ayaw ng kanyang mga magulang. At sa edad na 14, siya ay ipinakasal kay Paolo Mancini, na medyo may kagaspangan ang ugali at mainitin ang ulo. Sumunod si Rita sa kagustuhan ng kanyang mga magulang at itinuring na ito ay kalooban ng Diyos. Ngunit naging good influence naman si Rita sa kanyang asawa, kaya nga sa loob ng 18 taong pagsasama ay naging maayos ang kanilang buhay, naging responsableng asawa sa isa't isa at nagkaroon sila ng kambal na anak. Si Paolo ay naging isang minor official ng kanilang bayan na namamayani ang paglalaban-laban ng mga maiimpluwensyang angkan sa kanilang lugar. At madalas, bilang official, ay napapagitna si Paolo sa away ng mga ito. Mabuti na lamang dahil sa mga panalangin at sakripisyo ni Rita, ay nababawasan ang mga alalahanin ni Paolo. Ngunit isang araw sa kasamaang palad, habang pauwi si Paolo, siya ay inambush at pinatay. Dahil sa sulsol ng ilang mga kamag-anak at ng taong bayan na rin, at dahil sa hindi nasusulat na batas ng paghihiganti o law of vendetta, binalak ng kambal na gumanti sa mga pumatay sa ilang ama, samantalang si Rita ay pinatawad na ang mga pumatay sa kanyang asawa. Noong nalaman niya na ang puso ng kanyang mga anak ay puno ng paghihiganti at puot, ipinagdasal niya sa Diyos na mas mabuti pang mamatay na lamang ang kanyang mga anak kaysa sa sila ay makagawa ng mabigat na kasalanan. Hindi kalaunan, ang kanyang mga anak ay namatay sa isang karamdaman. Ipinagpasalamat pa rin ito ni Rita dahil namatay ang kanyang mga anak at nailigtas sila sa laso ng puot at paghihiganti. Dahil biyuda na at naging isa na lang sa buhay, minabuti ni Rita na ipagpatuloy ang pangarap niya mula noong kanyang kabataan, ang maging madre. Ngunit tinanggihan siya ng mga madreng Agustino sa dalawang dahilan. Una, dahil nagkaasawa na siya. At pangalawa, dahil ilan sa mga madre roon ay kamag-anak ng mga pumatay kay Paolo. Ngunit talagang persistent at mapilit si Rita, kaya binigyan siya ng isang kondisyon upang makapasok sa kumbento. Kailangang mapagbati niya ang mga magkakaaway na angkan sa Cassia. Naging mas puspusan tuloy ang kanyang pananalangin na magkabati na ang alitan sa pagitan ng mga angkan ito. Hiningi niya ang tulong ng kanyang tatlong patron na sina San Juan Bautista, San Agustin at San Nicolas de Tolentino upang matupad ang hinihiling sa kanya at upang makapasok na rin siya at maging ganap na madre. 36 years old si Santa Rita noong siya ay naging madre. At nanatili siya sa kumbento sa loob ng 40 taon hanggang sa siya ay mamatay. Noong 60 years old siya, habang siya ay nananalangin sa harap ng nakapakong imahe ni Jesus, ay nagkaroon siya ng sugat sa kanyang noo. Mga sugat sa korte ng koronang tinik. Siya ay nagkaroon ng stigmata o mga banal na sugat ni Jesus sa kanyang ulo. Bagamat nararanasan ang sakit na dulot ng stigmata, iniaalay pa rin ni Santa Rita ang kanyang mga paghihirap para sa kapakanan ng iba.
Nagkasakit si Santa Rita at sa loob ng 4 taon ay naging malubha ito at halos hindi na makakain. Tanging ang banal na Eucharistia na lamang ang pinaghuhugutan niya ng lakas. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap at pagkakasakit, ay nanatili ang kagalakan kay Santa Rita na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kasamang madre. Maraming mga milagro ang nangyari dahil sa pamamagitan ni Santa Rita. Marami sa mga ito ay nangyari noong siya ay namatay. Mga imposibleng bagay ang natupad. At dahil dito, siya ay tinawag na Saint of the Impossible Causes, kasama na rin ni Saint Jude Thaddeus. Bago mamatay, ay inihabilin niya ang ganito. Manatili kayo sa banal na pag-ibig ni Jesus. Manatili kayong matapat na sumusunod sa simbahang Katolika. Manatili kayo sa kapayapaan at pagmamahal sa isa't isa. Noong May 22, 1457, si Santa Rita ay namatay. At di kalaunan, nalaman na ang kanyang katawan ay nananatiling buo o itinatawag na incorruptible. Hanggang ngayon, ang kanyang katawang hindi naaagnas ay patuloy na pinamimintuhunan. Santa Rita ng Kasya, ipanalangin mo kami.